hindi mo alam kung kailan mo ito kailangan. I-share ko lang sa inyo yung mga natutunan ko from them, no? As part of the basic life support, after ko pa lang magkaroon ng lisensya. So, hindi mo kasi alam kung kailan mo gagamitin to. So, ano ba yung CPR, yung ano, cardio, pulmonary resuscitation. Kailan mo siya kailangan gawin? Merong mga most common time or scenarios na pwede mo siyang magamit. Una, electrocution, kapag pulseless yung victim or yung pasyente, kapag near drowning experience, yun yung mga usual na, tapos yung mga parang nagkaroon ng heart attack, tapos nawala ng spontaneous breathing, no? So, saan-saan ka ba mag-check ng pulse? Una, pwede ka sa carotid, sa leeg, pwede dyan. Kung may stethoscope ka, pwede mong pakinggan mismo yung kanyang puso sa may bandang left anterior chest niya. Pwede mong tignan sa pulso, sa kamay, pwede rin sa singit, pwede rin sa likod ng tuhod. Yun yung mga place kung saan ka pwede tumingin ng pulso. So sabihin na natin na walang pulso na ito si Papa B. So yung volunteer ko ngayon, huwag may marendax mamaya. So ang gagawin mo lang, kapag adult yung iyong pasyente, i-interlock mo lang yung kamay mo, interlock mo lang, tapos yung dominant hand mo kailangan nandun sa upper. Tapos ang palatandaan lang natin, this is not the standard, pero ang palatandaan lang natin, nipple area, sa gitna ng nipple area, bandang left konti. Kasi nandun yung puso. So, yan lang, dito lang. Tapos, ipiflex mo lang yung kamay. Make sure your elbows na nakaflex talaga siya. Hindi siya pag nag-bend ka, hindi ganito. Kailangan ang pag-CPR mo galing sa shoulder. So, dapat ganito. Ganyan. So, hindi ko ipupull na ganon kasi baka mawalan talaga ng kinya si Papa B. So, ang adults, kailangan daw ang chest compression mo is 30 compressions. Minimum of 100 to 120 beats per minute kailangan yung target mo. Ang allowing chest recoil. So, dapat pag-push mo, push hard and push fast. Kailangan mabilis ka mag-push. Tapos, allowing chest recoil, kailangan babalik siya. Pero dapat ang depth or ang lalim ng iyong pag-CPR is 2 inches kapag adult. So, push hard and push fast. Dapat 2 inches. Allowing chest recoil. Tapos, kailangan mabigay ka daw ng rescue breath. Pero dahil pandemic ngayon, let's stick with chest compression lang. Kasi makaka-save din yun ng life. Okay? Thank you, Papa B. Next na. So, next, kapag naman ang pasyente mo ay bata, kung hindi ako makakuha ng bata kasi malikot yun. So, kunwari, children ages 1 to 8 years old, kunwari ganito yung laki nila, no? Ang ating mag-compress sa kanila is one hand compression lang. Again, in between the nipple area, tapos medyo slightly to the left. So, ganito lang. Same, 2 inches din, allowing chest recoil, 30 compression kada cycle, tapos 100 to 120 beats per minute ang iyong target. Tapos, push hard and push fast. So, ganito. Dapat yung chest niya magre-recoil, ibig sabihin, bumabalik siya sa dating yung form. So, para makahinga siya. Tapos, titigil ka lang sa CPR. Siyempre, yun na kung pagod ka na, kasi is not safe. Yun yung puro sa amin sa basic life support siya sa ACLS. And, magkaroon na ng spontaneous breathing, bumalik na siya sa kanyang lesion, no? Isa-side mo na siya. Pero, let's stick with the compression for now kasi it will save a lot of time tsaka it will eventually save lives. Kapag naman infant, so, less than 1 year old. Sabi na natin ito lang yung katawan niya, no? Ang ganito naman, pwede mo siyang hawakan ng ganito. Tapos, again, nipple area, but this time, medyo mas mababang konti. Nipple area, mas mababang konti to the left. Tapos, ang depth mo is 1.5 inches. So, allowing chest recoil. Same compression, same din yung process. So, ganyan lang. Parang ginaganyan mo. So, yun lang mga sis, just a mini lecture para lang hindi mo kasi alam kung kailan mo ito kailangan. Sana huwag natin kailangan in the future, but I hope this will help us in saving lives. Yes! Yun lang mga sis, bye!